isa sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region o NCR Plus. Kabilang dito ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna mula August 6 to August 20, 2021. Ito ay dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant na sinasabing mas nakahawa kumpara sa iba pang mga variant. Dahil sa mga lockdown, naaapektuhan na ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Pero sa tingin mo ba'y dapat lang na mag-ECQ kahit bugbog na ang ating ekonomiya? Hindi na dapat mag-ECQ kasi marami naman din ang pasaway. Hindi naman nila totaling namomonitor ang kilos ng mga tao sa bawat barangay, lugar. Kaya yung pandemic na yan, talagang kumakalat pa rin. Kung nung una pa lang yung mga tao naging supportive na sila sa mungkahi ng gobyerno natin, hindi na sana nagkaganyan. Mag-i-ECQ na naman, ako empleyado ako. Sa totoo lang, yung boss ko, talagang ayaw na ayaw nilang magkaroon ng ECQ pa kasi paano na naman yung mga project na pumapasok na at mga kliyente namin. Although alam nila yung sitwasyon, pero may mga limit kung kailan dapat isubmit yung mga hinihingi sa amin. At saka pag nag-ECQ, sa sobrang dami na nang naibigay din sa amin ng kumpanya namin na tulong, no work, no pay na tuloy kami, di mas lalong nga. Yung ekonomiya natin, tataas yan kapag talaga nagpatuloy tayo na pumasok, mag-isip ng ibang paraan kung paano maiiwasan pang lumaki ang kaso ng nai-infect ng virus. Sa tingin ko, pwede naman mag-ECQ ang ating gobyerno basta makapagbigay lang ng sapat na ayuda para sa ating mga kababayan. Depende sa mga taong hindi pa bakunado. Siguro yung mga taong dapat talagang bantayan is yung naglalabas-pasok mula sa ating bansa. Hindi yung mga taong nasa area kung saan ini-aim ng ating pamahalaan na dapat ay mga bakunado na. Kasi yun naman yung sinusunod ng mga tao na magsuot lagi ng face mask, suot ng face shield, at pumipila ng napakahaba para maging vaccinated na. So feeling ko naman, hindi na dapat tayo i-under sa ECQ, lalo na kung sumusunod naman yung mga tao sa binibigay na health protocols na nanggagaling sa taas. So siguro nga ang kailangan lang natin bantayan is yung mga OFW natin na naglalabas-pasok mula sa ating bansa. At kailangan sila ang priority na ipa-vaccine ng magandang brand ng gamot, kasi sila yun din naman yung nagdadala ng pinakamagandang income para tumulong sa ating economy. So parang ang OFW is sila yung one of the most na tumutulong para tumaas yung ekonomiya natin. So dapat sila yung pinapriority and mas binibigyang halaga sa pagbibigay ng magandang vaccination. Para sa akin, hindi na, dahil nakita naman natin kung gaano nagdusa ang mga Pilipino sa tagal ng ating mga kakaibang variations ng quarantine. Napakaraming nawalan ng trabaho, napakaraming nawalan ng mga mahal sa buhay, ng mga pangarap, pati na rin ng mga pag-asa. Sa kabila nito, tingin ko nakatulong pa rin ang mga quarantines na in-implement para kontrolin ang pagdamit ng cases. Ngunit ang iba ay bumabangon pa lamang o bumabawi sa kanilang mga paghahanap buhay. At hindi biro magsarado ulit sila ng kanilang mga negosyo at pansamantalang mawala ng trabaho ulit. Kung tutuusin, komplikado pa rin naman ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Kaya kung nag-a-adapt tayo ng ibang mga methods para ma-mitigate ang pandemic, ay hindi uubra sa context ng Pilipinas, yung iba. Kung sa ibang bansa ay ilang buwan pa lamang ng kanilang lockdown, ay agaran nila nasugpo ang COVID-19, sa atin ay hindi ganito ang nangyayari. Kung ayaw din naman natin na paulit-ulit na nangyayari ang pagla-lockdown, ay tayo na mismo ang mangunang sumunod
at maging disiplinado. Huwag masyadong pakakampante at huwag na rin magmatigas. Hindi dahil hindi ako sang-ayon sa lockdown ay dahilan na ito para hindi na tayo sumunod sa mga health protocols. Ang ECQ ay hindi na rin practical ngayon dahil sa aking opinion ay dapat meron ng ibang ways para maiwasan ang pagdami ng cases. Dahil sa haba ng panahon na puro na lang paulit-ulit na lockdown, ay sana man lang nakapag-isip na ang ating mga leader ng ibang mga paraan nang hindi na masyadong maapektuhan ang mga pinagkakabuhayan ng mga Pilipino. Ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, ang pinakamahigpit na quarantine classification na ipinatutupad ng gobyerno upang mapabagal ang pagkalat ng virus. Sa klasifikasyong ito, ang minimum public health standards ay dapat sundin sa lahat ng oras. Limitado ang economic activity, maliban sa pagbili ng pagkain, tubig, at iba pang essential needs at goods. Bawal lumabas ang mga below 18 years old at mga senior citizen 65 years old above, mga buntis at mga taong may mga existing health condition. Limitado lang ang mga establishmentong bukas. Ang public transportation ay mananatiling operational at ipinagbabawal ang mass gathering. Kaya naman mag-ingat po tayong lahat. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin.